Unang-una, pinabati ko ang mga avid listener sa channel ko at nasa video ang mga shoutout. Ang mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener at ito ang kwento niya. Naniniwala ba kayo na ang ilan sa mga puno ng balete sa paligid natin ay konektado at pinamamahayan ng mga engkanto? Gaya na lang sa mga nangyayaring kababalagan sa lugar namin. Ako po si Dennis, laking Mindanao at isang taga-benta ng bibingka sa harap mismo ng baleteng sinasabi ko. Minsan akong pinakitaan ng taong nakatira sa balete. Hindi ko po masasabing tao siya nang dahil bigla na lang siyang sumusulpot minsan sa harap mismo ng balete na kung saan nakasentro din ang balete sa pwesto ko. Pakinggan niyo ang kwento ko na kung saan ay madaling araw pa lang ay nagsitakbuhan kami ng ilang mga kasamaan ko rin sa pagbebenta. Nang dahil nakita namin ang matandang ito, sisimulan ko muna ang kwento ng balete at ang bumabalot sa misteryo doon. Bata pa lang ako ay nandoon na ang balete. Minsan may mga nakikita daw ang mga tao doon na isang matandang lalaki na palakad-lakad sa harap ng balete. Wala daw siyang ginagawa. Lakad lang ng lakad ang ginagawa niya at paikot-ikot lang sa labas ng balete. Hindi daw nila kilala ang matandang iyon. Ngunit kung titignan sa malayo, malinis daw kung manamit ang matandang iyon. Sa gilid ng baleteng ito ay mayroong maliit na gasolinahan. Ayon sa may-ari, ilang beses na daw siyang pinaramdaman at napanaginipan niya ang matanda. Pinapaalis daw siya ng matanda sa lugar na iyon at gusto ng matanda na ilipat ang kanyang gasolinahan sa ibang pwesto. Ayon pa sa mga kwento, bata pa lang ako ay matanda na ang taong nagpapakita doon. Kung iisipin, kung bata ako noon at matanda na siya, siguro wala na siya ngayon kung tao talaga siya. At ang nakapagtataka daw, ang damit niya simula noong nagpakita siya ay ganun pa rin hanggang ngayon. Bata pa lang ako noon eh, nagpapakita na daw siya. E ngayon, 46 na ako. Ganun pa rin ang damit niya at matanda pa rin siya. Kaya medyo nakapagtataka at talagang kababalagan ang bumabalot doon. Noong nakaraang taon lang, binagsakan ng malaking puno ang gasolinahan. Wasak ang bubo ng gasolinahan, pati na mga pamper nito. Yung puno na bumagsak ay katabi lang ng balete. Puno ito ng mahogany. Wala namang bagyo noong nabagsakan ng gasolinahan. Tsaka matibay ang puno ng mahogany. Pero kahit ganun ang nangyari sa gasolinahan, ang may-ari ay nagmamatigas pa rin. Hindi niya rin pinansin ang mga pagpaparamdam sa kanya ng matanda. Ginawa pa nilang upuan ang mahoganing natumba sa kanilang gasolinahan at hindi nila inisip na iyon ay kagagawa ng matanda. Tuwing gabi din daw, may mga naaamoy silang balinghoy o yung bagong luto na balinghoy o kamote. Ang bango daw nito at nanggagaling daw sa puno ng balete ang amoy. Kaya yung ibang mga tao doon ay naniniwala talaga na nakatira doon ang matanda. Maski ako ay naniniwala din. Sisimulan ko na po ang kwento at ang karanasan ko at ng ilan din sa mga kasamaan ko sa matandang iyon. Natatandaan ko pa, linggo noon, madaling araw ay gumising na ako para pumunta sa pwesto namin para magbenta ng mga bibingka sa harap mismo ng baleteng iyon. Tuwing linggo kasi maraming nagsisimba at sa tuwing matatapos ang misa, yung ilang mga tao ay bumibili ng mga bibingka, puto at kung ano-ano pang mga kakanin. Kaya gaya ng nakauglian, gumising ako ng maaga. Pagdating ko doon sa pwesto ko, hinanda ko ang mga lulutuin ko at ganun din ang
ilan sa mga kasamahan ko. Yun nga lang, sa kanila iba yung binibenta nila. Ako lang ang nagbebenta ng bibingka doon. Alas 5 ng madaling araw, habang nag-uusap kami ng kaibigan ko doon, napahinto ito at tumingin sa akin. Ako noon ay inayos ko yung mga lulutuin ko at inilagay sa mga molde. Sabi niya sa akin noong sandaling iyon, "Bro, tumingin ka sa akin." Tumingin ako sa kanya at sumenya siya sa akin na tumingin sa balete. Ngumiti ako noon at sabi ko, "Madaling araw pa lang, bro. Huwag kang manakot. Tsaka baka maapektuhan yung paninda natin." Sagot naman niya, "Seryoso ako, bro. Tingnan mo." Lumingon ako at tumingin sa balete. Doon, nakita ko ang matanda. Naglalakad papunta sa kabilang balete. Kasi usually, ganyan ang ginagawa niya ayon sa mga tao. Mula sa balete sa gilid ng gasolinahan, papunta sa kabilang balete sa di kalayuan. Para bang normal lang na tao kung iisipin ang matandang iyon. Maya-maya lang, binaliwala namin iyon ang dahil nakasanayan din namin ang makita siya. At minsan hindi namin siya pinag-usapan. Minsan lang din naman siya nagpapakita sa amin. Siguro sa isang buwan, minsan wala, minsan isang beses lang. Noong abala kami sa paghanda ng ibibenta namin, may isang tinig ang nagsabing, "Masarap." Tumango kami ng kasama ko at pagkita namin, yung matanda ay nasa harap namin. Gulat na ulat kaming lahat noon. Tumakbo kami at iniwan ang mga ginagawa namin. Halos lahat kami noon ay nagtakbuhan at iniwan ang mga paninda namin. Tumakbo kami papunta sa malapit sa simbahan. At noong nakarating kami sa simbahan, tinignan namin siya. At nandoon pa rin siya, nakatayo, sa harap mismo ng pwesto ko. Tinitignan ang mga bibingka. Maniwala kayo o hindi, maya-maya lang, tumakbo ang matandang iyon papunta sa kabilang balete. Iyon din ang kadalasan niyang ginagawa sa tuwing magpapakita siya. Hindi ko siya gaanong namukaan ng dahil sa takot. Basta pagkita ko sa damit niya at kalahating mukha, tumakbo ka agad kami. Sobrang natakot ako nung sandaling iyon. Ganon din ang mga kasamaan ko. Yun bang parang nasa harap mo mismo ang matandang engkanto? Lumabas sa simbahan ng isang caretaker. Sinabi namin sa kanyang nakita namin. At alam nyo, ang sabi niya, "Hindi engkanto ang matandang iyan. Isa siyang multo." Ayon pa sa lola ko noon, siya ay isang mayamang tao noon. Kaso namatay siya sa harap mismo ng baleting iyan. Sa kanyang lupain na iyan noon, sakop ang gasolinahan. Ngunit binenta ng mga anak niya ang lupain niya. Iniwan siya ng mga anak niya noon ang dahil masama daw ang ugali nito, sakim, at importante sa kanyang pera. Kaya iniwan siya hanggang sa namatay siya ng dahil sa mga sakit at walang nag-aalaga sa kanya. Kawawa nga siya pero hindi natin alam ang nangyayari noon sa bahay nila. Sagot ko naman, "Hello," sabi ng ilan sa mga matatanda. "Engkanto talaga siya," sabi din ni nanay. Dagdag pa ni lolo, "Apo, yung lola ko noon ay kaibigan ng matandang nagpapakita dyan. Kaya maniwala ka anak. Ako naniniwala ako sa multo o engkanto. Kahit aswang. Pero isa lang ang makapangyarihan. Ang Diyos natin." "Elo, matagal na panahon na iyon. Bakit pa siya bumabalik at nagpapakita?" Ang sagot ni lolo, "Alam mo, apo, kapag ang isang kaluluwa ay may gusto pang gawin o may gusto pang itama, hindi nila matanggap na namatay sila. Babalik at babalik sila nang paulit-ulit. Pwera lang kung dadasalan siya ng mga malapit sa kanya." Sagot ko naman, "Ano ang ibig niyong sabihin, lo?" Sagot niya, "Anak, kailangan ding dasalan ng mga kaluluwa para maging tahimik sila sa kabilang buhay.
sabi ni Lolo. Ako noon at ang ilan sa mga kasamahan ko ay tumambay muna sa harap ng simbahan. Hinintay pa namin na sumikat ang araw bago bumalik sa mga pwesto namin. Matindi din ang kilabot na binigay sa amin ang matandang na mayapa. Diyos ko, buong akala ko noon ay isa siyang engkanto. Hindi pala. Iba talagang nagagawa ng mga pasalin-salin na kwento. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din at naibahagi ang kwento ko dito. Ako po ulit si Dennis ng Mindanao, ang taga-benta ng Bibingka. Maraming salamat po.